yung pangontra. Kasi pinupuntirya kayo ng mga army forces. Go po kayo. Si Tito Arthur. Nakakatakot. Hindi na nga kami gumagamit ng pangontra. Nasasaktan din kami, di ba? Kinaayawan ko sa pakikipag-deal nyo sa mga Encanto. Hindi nyo alam yung mga plano nila. Kasi yung isa dyan, push na push ang mga Encanto friends niya. So, sinisisi mo ako? LJ, huwag mo nang sisihin si Mia. Pareho naman namin ginusto yung nangyari. Yung makikipagkita namin kay Reynara, pareho namin desisyon yun. Di ba nga? Sabi ko, pareho niyong ginusto yun. Speaking, ayan o. Pareho niyo rin gusto. Mia, Jay. Mia. Si Kara. May inaasikaso lang. Ganun ba? Sige, hintayin na lang namin siya. Gusto rin sana namin siya kamustahin eh. I'll wait too. Ha? Ay, naku, wag na. Gabi pa babalik. Hindi, okay lang. Wala naman kaming gagawin. Obviously, makikiramay. Alam nga namang mangampanya ako dito. Hindi naman ako kandidato. Pwede ba, Julia? Respetuhin mo naman ang lamay ng anak ko. Umalis ka na. Napakasuplada mo naman. Makikiramay na nga ako. Pero hindi sa'yo. Kay Arthur. Sinabi ko umalis ka na. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo. Ano ba? Pintawan mo nga ako! Alam mo, nung una, naaawa pa ako sa'yo. Namatayan ka ng anak. Pero ngayon, hindi na. Kasi, ang sama ng ugali mo. At ang masasama, kinakarma. Yan, yung pagkamatay ng anak mo, karma yan sa'yo. Karma mo, sa sama ng ugali mo. At karma mo, sa pang-aago mo kay Arthur! Lumayas ka! Alam mo lang ko! Ay! Tama na yan! Ano ba? Alipin dito! Lumayas ka! Makikiramay lang ako. Pwede ba? Tahimik kami rito! Umalis na kayo! Arthur naman, let me explain. Wala akong pakialam sa explanation mo. Umalis na kayo, alis! Arthur, sandali! Condolence! Tara! Umalis ka lang. Thank you.
Kara? Mia? Ang anak, hindi pa kayo nanangalian. Baka may gusto kayo, pwede ko kayo pagluto. Hindi na po, Tay. Magpapahinga na lang po kami ni Mia. Ikaw, Mia, maka may gusto ka? Gusto ko ng katahimikan. Mia, ano ba? Bakit? Tinatanong niya ako ang gusto ko, di ba? Sinabi ko lang naman, ano nga, mali ako. Sana hindi na siya nagtanong. Mia, alam ko galit ka pa rin sa akin, pero tatay mo pa rin ako. Kaya huwag mong bastusin. Kung may nangyari man sa atin... Hindi kita tatay. Dahil walang tatay na gustong saktan ng anak niya. Walang tatay na aalisin ang kaligayahan ng anak niya. Mia, tama na. Ay, pasensya na po kayo. Sige na po, magpapahinga na lang po kami. Salamat po. Mia, ano ka ba? Bakit mo binabastos yung tatay natin? Binabastos siya naman ako, di ba? Kahit kailan hindi niya nirespeto yung mga choices ko, yung buhay ko, hindi niya nirerespeto. Hanggang ngayon ba, nagtatampo ka pa rin sa kanya? Ay, hindi. Hindi ako nagtatampo sa kanya. Galit ako sa kanya. Galit ako sa kanya kasi kahit kailan, wala siyang pakialam sa kung ano nararamdaman ko. Hindi nga siya nagsorry sa akin. Sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Siya concerned. At yun yung nagiging concern siya sa akin kasi nasa likod kita. Nandiyan ka na naman, nakadikit ka na naman. Baka nga naman nagugutom na yung favorite child niya, di ba? Ano pa pinagsasabi mo? Parang hindi ako tanga. Dito na ako sa likod, pero nararamdaman ko. Alam kong ayaw niya sa akin. Hindi totoo yan. Tatay natin siya, kaya mahal niya tayo. Mahal ka niya. Pero okay lang. Kasi may tatay naman ako na nagmamahal sa akin. Kaya nga nandiyan si Tatay Wally, di ba? Mia, pwede ba? Hindi mo tatay yung mamamatay taong engkantong yun. Hindi siya mamamatay tao, Kara. Baka siyang ginagawang masama. At buti pa siya. Buti pa siya may pakialam kung masaya ako sa buhay ko, kung nakukuha ko lahat ng gusto ko. Hindi katulad nyo. Hindi katulad ng pamilyang to na walang pakialam sa akin na puro kontra yung ginagawa sa buhay ko, lalong-lalo ka na. Kinukontra ka namin dahil pasaway ka. Nagbago ka na, Mia. Nagbago ako dahil sa inyo. Dahil sa inyo. Kaya kung di niyo matatanggap yun, bahala na kayo sa buhay niyo. Doon ako sa pamilya, hinahayaan akong gawin ko anong gusto ko. Ano, saan ka na naman pupunta? Kay Wally na naman, di ba pinagbawalan ka na ni inay? Tingin mo may pakialam ako? Pero akin ang katawang to. Wala akong pakialam at wala akong magagawa. Pupunta tayo sa kanya. Mia, ayoko doon. Makinig ka naman sa akin. Hindi, okay. At least ngayon nararamdaman mo na ako. Ano nararamdaman ko tuwing gagawin mo lahat ng ayaw ko, lahat ng nakakasakit sa akin. Ang pakisayo, magtiis ka dyan. Napaka-unfair mo naman. Sinusunod naman kita dati, ha? Sundin mo naman ako ngayon. Bakit, Kara? Hindi mo nagbe-benefit ka din kapag ako yung sinusunod mo? Alam mo, ikaw napaka-boring ng buhay mo at aminin mo dahil sa akin nagiging masaya yun. O sige, tingin mo makakapasok tayo sa school kung hindi kita pinilit? Tingin mo mamimit natin sila Bonnie kung hindi kita pinilit? O diba? Kaya huwag mo pinapamukha sa akin na napipilitan ka kasi alam ko nag-enjoy ka din naman. Ka dyan. Mia naman. Wala na si Star. Tayo na lang ang magkasama. Huwag mo naman kami iwan dahil ang sasama ng loob mo. Intindihin natin ang isa't isa, please. Kara, nagkahiwalay na tayo. Pwede ba pabayaan mo na ako? Umuwi ka sa pamilya mo kung gusto mo. Thank you.
Please naman, Mia. Di mo ako maiintindihan. Umuwi ka na. So, bumalik na naman yung babae yun sa mga engkanto. Hindi ko naman siya mapigilan eh. Tapos, siyempre, pag bumalik kami sa dati, andito na naman ako sa likod niya. Pupunta ka doon. Uy, Ife, baka ikulo ko na naman nila. Lerma, kung alam mo lang, ayoko na. Ayoko na ng ganito, ayoko na bumalik doon, pero wala naman ako magagawa. Eh, hanggang kailan ba yan? Hindi pa kayo babalik sa dati? Hindi ko alam. Baka naman may iba pang paraan. Si Fanny! Si Fanny! Baka makatulong si Fanny! Tatawag ako si Fanny para mag-meet tayo.